Good morning, guys. Joke lang, parang di ba pakinabangan na naman. Good morning, guys. Kain tayo, lo. Alas 10, 10 na. And nga, ang nabibreakfast at napak-hectic ng umaga natin ngayon. After dito, magluluto na tayo ng lunch. Wala nang pahinga-pahinga to, guys. Dire-diretso na. Kinakain ko ngayon isa, pancit canton. Bumili ako nito sa isa nating kababayan dito. 6 pieces. Nagkakahalaga siya ng mga nasa 500. Actually, may tawad na yun. Kasi alam nyo, may ini-import pa, no? Talagang mahal. So, pabawi sa pagod pagkain Pinas. Mayroon itlog at pancit canton. Nagulat ako kagabi, guys. Si Rain. Mabuti na lang kamo na talagang always namin nag-dip sa may bungad ng higaan namin. Always mo naglalagay ng foam. Kasi if ever na mahulog, kasi di mo, alam niyo may mga bata, guys, di ba pag natutulog na gala ng gala sa tama, pag natutulog. Kagabi, hinanap ko siya, nagising ako na madaling araw na yata. Hindi ko lang alam kung anong oras, exactly. Hinanap ko si Rain, nakita ko si Rain, nandun na talaga sa may, ano guys, may sahig, nandun sa may foam na nilalagay namin. Hindi siya umiyak, wala talagang tunog-tunog na para magising kami, wala. Nagulat na ako nandun, asarap ng tulog sa ilalim. Thank God na lang, no, na talagang naglalagay kami ng foam na if ever na may, just in case na may mangyari. Naginising ko nga sa Mr. at sabi ko, paano si Rain napunta doon sa ano, sa may baba? Na hindi man lang nagising nang nahulog. Ang sarap pa ng tulog. Ano, Lorraine? Ang gusto niya kasi siya. Spoon it. Gusto niya sa kanya susubo, sarili niya subuan niya. Ay, umbot. Umagang kay busy. Magluluto ako ng lugaw, guys. Yung lugaw natin, kailangan ko i-pressure cooker kasi hindi yung malagkit na bigas na madaling maluto. So, aabutin niya. Pag naluluto ako ng lugaw dito, naabot ng 2 oras na magluluto yung lugaw. Yung lugaw. Matapang matagalan. Kansan, guys. Nakakapawa yung pagod pag ganito mga pagkain Pinas. Mamaya gabi na ako mag-exercise. Wala nang oras na yung umaga mag-exercise. So, ito na yung ating manok. Ginigisa ko na lang. Hinihintay ko na lang yung rice, guys. Ayun, dumating si Papa. Maghahanda pa ako ng ginger garlic paste para sa ating cabbage manchuria. Ito. Ang dami pang gagawin dito sa bahay. This one na. Okay. Check it if there is any stones. Okay. Put it. Pour in a plate. Okay. Ito na yung dosa rice. Ayan. Pag kasi alam nyo naman yung sinabi ko na last time. Pag plain rice lang. Hindi malasa yung ating lugaw. Actually, guys, nilalagnat ko si Papa. Kaya gusto ko kumain ng kawito. Ng lugaw. Gusto ko mag-figop na mainit ng kabaw. So, ito na yung baon ni ate, guys, na lugaw. Kalahati lang yung itlog. Hindi naman nauubos ang itlog. At ito yung iniluto ko na, ano to? Cabbage. Cabbage balls. Manchuria. Kung gusto nyo malalaman yung recipe nito, guys, sabihin nyo lang sa akin at gagawa tayo niyan ulit. Pakita ko sa inyo procedure. Lahat ng ingredients meron tayo niyan sa Pinas. So don't worry if you want to make this one. Meron tayong ingredients din sa Pinas.
si Loreng. Lagi na lang kayong busy ay. Where's your toothbrush? Ha? Where's your toothbrush? Where's your toothbrush? Ah? Nagpupkaw? Ngayon, hindi ako makapaniwala guys. Sa limang taong ko dito, first time ko, inabot ako umaga hanggang tanghalian, puro sa kusina. Ngayon ako nakalaya sa kusina. Ano sa balas dos? Pagkagising ko guys, diretso na kusina. Tapos na wala nang labas-labas sa kusina. Oh, hello. Sino ba kausap niyan? Oh, hello? Ano na, hello na? Oh, hello? Hello. Oh, magbablog yan eh. Oh, pablogin nyo naman kasi yan si Loreng. Paktay na. May klase pa ako guys. May klase pa ako guys na atinan online siya. So that is a tawag ito, webinar about fashion business. So titingnan ko lang guys kung ano yung mga ganap doon sa loob. So let me think about it, no, kung ano yung lagay sa ganung klase na webinar. Tingnan lang natin guys kung ano magiging decision ko after kung marinig yung speech ng isa sa mga mag-host dun sa webinar. So, let's see. Jewelry, sari, and home decor, everything I want to do. How many of you are going to see what you want to sell? Yes, ma'am. Thank you. 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 Thank Honey attended today webinar for how to become an entrepreneur. Actually, this is a free seminar, guys. So I grabbed the opportunity to take this course. So here I am studying. Hello, guys. Ayan at magandang araw na walang tulugan sa ating lahat. Yes, literal na wala akong tulog, guys. Kasi nga, di ba, kahapon, umattend ako ng ng webinar about online business. Ayan, so, about clothing brands na kahit di ka fashion designer o lang experience sa mga fashion. Kung may passion ka sa fashion, ayan, so you can open up your fashion brand, no? So, umattend ako dun, guys, kahapon. And I'm so very, what do you call this? Motivated, kasi alam nyo, no, di ba, alam nyo mga speaker talaga mamomotivate ka. Pero ito na nga, dumating na nga yung punto na, siyempre may bayad, guys, no? Kung gusto mo talagang mag-guide ka sa ganong mga business, may bayad siya, guys. Alam niyo ba kung magkano patak ng premium lifetime premium registration nila? Mapatak ng 29,000. 29,000. Pero naka promo. Pero naka promo siya kahapon, guys, ng 5,000. So, opportunity na 'yun na i-grab. Ano naman siya, guys? Pwede naman siyang EMI o yung hulug-hulugan ba, yung installment, no? Pero hindi kami nakapag-installment kasi wala kaming card, wala kaming credit card kasi alam niyo naman guys na inubos na namin close yung mga credit card namin kasi yun talaga yung nagpalubog sa amin ng utang before.
Ayun, sabi ko kay Papa, kung papasok ako doon sa ganyang business, guys, kasi kailangan mo ng pag-aralan. Kung hindi, malulugi at malulugi ka, di ba? So, wala namang gustong mag-business na lugi agad. So, yun yung maganda kasi ganyan, guys, talaga pinaliwanag yung step by step. Kung parang sa pag-YouTube mo, may niche. Ano ba yung niche? Yung niche mo, kung ayan, kung travel vlog ka ba, daily vlog, food vlog. Ayan, so kailangan inaro mo yung ganung bagay. At the same time, if you know already know your niche, set up your product and your website. Alam niyo ba kagabi, guys, wala talagang tinulugan magdamag kakahanap ng website or yung dropshipping ba na tinatawag, na hindi mo na kailangan na ikaw yung balot ng item at iship mo doon sa nag-order. Parang kumbaga mga Lazada ba? Ayan, yung mga Lazada, di ba mga seller, yung Lazada na nagpapack niyan. Parang ganun siya, guys, tawag niya na dropshipping. Na yung seller, hindi na mahawakan yung items mo, diretso na doon sa ano, sa customer, yung supplier mo nang bahala magpake, magbalot at ipadala yung item. Kaso lang, guys, parang hindi ako satisfied sa ganung ano, yung dropshipping, kasi ang papangit, sa totoo lang, ang papangit ng ano, ang papangit ng item, parang hindi ka worth na worth doon sa margin na tubo na ilalagay mo doon. Kasi nga, like for example, nasa clothing ako, gusto ko magbenta ng mga maxi dress, yung sa supplier nagkakahalaga ng 800. So, kailangan ko magbigay ng margin kung magano yung margin ko at saka yung tubo. Pang hindi nag-worth it yung presyo doon sa mismong item. Kaya sabi ko parang hindi, parang ayoko kasi baka malugi lang ako. Iba talaga kung ikaw yung talagang sa supplier mo makikita mo yung items mo na ikaw magbabalot, na alam mo kung ka-worth or worth it yung halaga. Ang kagandahan lang kasi sa dropshipping, yun nga, hindi ka na mag-ano. Tsaka kung wala kang space for inventory, ay hindi ka na mag-i-inventory, wala ka ng items na kailangan mong magbalot-balot, the thing lang is yung kalidad ng item, hindi maganda. Kailangan talagang maghanap ka. So, hanggang ngayon, guys, hindi pa rin makamove on. Gumawa ako ng website ko for maxi dress. So, alright, guys, bago natin na ipagpatuloy yung ating vlog, gusto ko lang ipakita sa inyo, ito yung the reason why na hindi ako nakatulog ng magdamag, dahil gumawa ako ng aking website. Ang pangalan ng aking brand name is Maxi Toki Apparel. So, my niche is all about maxi dresses, ano? So, itong aking store na to ay naka-base sa India. So, ipapakita ko lang sa inyo mabilisan. So, ito yung aking online stores page. Ayan, Maxi Toki. We are small local apparel shop for those who are amazing. So, wala pa akong products. Dito yung area ng products ko. Ayan, why you choose us? So, ito yung aking... So, ito yung aking picture na parang panikupong-kupong nilagay ko dahil wala akong makahanap na matinong picture pa. So, ayan. So, once na magkaroon na ako ng mga stocks ko, dito ko siya ilalagay. Ayan. So, ito yung aking website, maxitoki.company.site. So, ayan, no. So, ito yung reason na hindi ako nakatulog, pero I feel very proud na nakagawa ako ng aking website. So, ayan. So, let's see lang, guys, kung talagang maano ko siya, kasi kailangan siyempre ng capital. At saka maano talaga na mabusisin na pagre-research mo sa mga ganyang tawag nito, business. So, alright, guys, today, gagawa tayo ng inataang bilo-bilo with a twist. Lalagyan natin siya ng, yung bilo-bilo, lalagyan natin siya ng filling inside kasi wala akong ibang ingredients dito. Wala akong langka, wala akong saging, wala akong, tawag nito, sweet potato. Kaya, ang gagawin natin, parang gagawin natin siyang butchi. Ayan. So, with a twist, gagawin natin ng bilo-bilo. Makita ko lang dito sa may YouTube, guys. Nasaan may mga tasa namin. Ay, wala na ba? So, kukuha lang tayo ng 2.5 na, ay, bakit talasa, na malagkit. Mamimigay din tayo sa ating kapitbahay, guys. Patikman naman natin sila ng mga, ang ating masarap na merienda.
Medyo basa kasi yung baso, guys, kaya hindi ko sinasa yung baso sa loob. So, naglalagay lang tayo ng 2.5 malagkit. Tsaka, ano tawag to, guys, kung may sobra naman, pwede siyang itago sa ref. Pwede siyang prituhin kung gusto nyo na kung may sobra. And at the same time, maglalagay din tayo ng 1/4 lang na sugar para may lasa na yung ating 1/4 cup na sugar para may lasa na yung ating bilo-bilo. So, gradually lang yung paglagay pag natin. Lagay ng tubig pa, hindi naman masobra ng basa mamaya. So, ito na yung ating, tawag dito, galapong ba? Ayan, so, medyo clay na siya. At ito na yung ating sesame seed. Nilagyan ko din to, yung 1 cup ng sesame seed, nilagyan ko siya ng 1/2 ng sugar. So, gagawin natin siya bilog-bilog, ipapalaman natin sa ating rice balls. So, ganito kalaki yung ating ginawang balls. So, ayan. Tansya-tansya lang, guys. At, sila lang natin yung ating Mama would water. At ayan, isilang yung ating water. Pasayin sahan nyo na yung mga background ko, no? What is this powder here? Ito siya. Alright, guys. Ito na yung ating mga bilo-bilo. Ayan. At magbibiak pa ako ngayon ang buko. Good luck na lang sa atin talagang lahat, eh. Mano-mano, no? So, let's go, guys! Itong yung buko na ginagamit niya yun, ito yung ginamit ni Bianna nung nag-poja siya. Ay! So, ngayon, magbabaklas tayo ng buko. Ito yung pinakamahirap na part yung magbabaklas dahil matigas. Yung technique yung ginagamit ko dito. Kundi ang pugpoy. Pugpoy. Para madaling makalong sa loob. Kalong. Diba? Bilis lang. Pero yung pag ganun. Oo. Go, 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 go! Medyo matigas eh. Aya. Oh my gosh, may turmeric. Dito. Ito yung kinatatakutan kung ano. Tigas niya. Baka maglasang turmeric ko mamaya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me. So after natin biyakin ganito. Kailangan natin siyang ganituhin kasi kung ilalagay lang natin na paganito sa ating mixer jar, masisira yung ating mixer jar. Kaya, mahaba ang proseso pag gusto mo ng coconut milk dito. Gagawin na natin siya, guys. Mukhang punong-puno yata, ah. Tama lang. Kasi pag nagawin naman mamaya, ninipis naman yan. Ito ko na siya direkta iluluto, guys. Kasi ano naman to. Tawin ito, stainless naman. So, ito yung ating dalawang coconut na gata. Pakukuluan lang natin. So, since wala akong pandan dito, guys, dapat kasi to pandan.
vanilla essence ang lalagay natin. Konting asin at konting sugar para manamis-namis lang yung ating coconut milk. So, nalunod na natin yung bilog-bilog, guys. Hintay na lang natin maluto at tayo kakain na. Hinantay lang si Papa. Alright, guys. Hindi ko talaga maano yung vlog ko. Actually, kanina, kasama sana kami sa pagbili ni Papa ng t-shirt niya kasi magbe-birthday na siya bukas. Ayan, so, kaso lang, guys, dahil wala talaga akong tulog, as in na magdamag talaga ako na walang tulog. Tapos nung umaga, hindi rin ako makatulog, guys, kakaisip. Ganito ako nung nagsisimula ako mag-vlog, guys. Hindi rin ako makatulog nung magsisimula ako mag-vlog. Parang kang excited, sa dami mong iniisip na halos na-occupied na yung mind mo na ang daming ideas. Ayun, hanggang sa hindi ka talaga. Ito yung nangyari sa akin. Kasi nga, ayun, nag-expect ako na gustong-gusto ko mag-open ng business, clothing business. Ang aking niche is mga maxi dresses nga yung sinabi ko sa inyo. Pwede rin kurta, kasi lang hindi ako masyado sa kurta yung mga designs. Ayan, so, ito yung binili kanina ni Papa. Hindi na kami sumama kanina, guys, dahil yung discount pa ko, basta sabi ko, baka mahulog pa ako sa motor sa sobrang antok ko. Ngayon na ako yung antok, alas 10 na. So, ito yung binili ni Papa. Parang bumibili si Papa. Nagbe-video ko siya sa akin kung gusto ko doon yung mga design. Kasi mostly na madamit ni Papa, guys. Ako ang namimili ng mga design. More on minimalist ako sa mga sa mga design ng damit. Ayoko nung masyadong sobrang design. Unless na lang talaga ako sa mga, kung type ko talaga yung pagkaka-design ng mga damit. Kasi kay Papa, minimalist ako. Ayan, so ito, sabi ko sa inyo, di ba? Tapos may siya dito sa gilid. Merong design. Ayan. So ito yung binili niya. Sabi niya, isa lang daw bibilhin niya. Sabi ko, bakit? Wala daw siya sa mood mami. Ayan, so that's it for today's vlog, guys. Itapusan ko na itong ating vlog at isasara ko na. Hindi ko alam kung paano kaya edit to box. Pagbablog din ako, wala akong tripod. Ang hirap mag-vlog. So that's it for today's video, guys. So maraming salamat sa inyong pagsama nyo sa ating vlog. At talagang matakop. Kulo na lang patungan ng palito. So bye-bye. Paalam. God bless at always po tayo mag-iingat.